lagi silang viral, itong si Zena at si Skusta. So, paano nangyari? Nagsagutan sila ng performance? Pero mamaloy, mayroon pa akong isang nalaman. Ha? Siguro mamaloy, naisip niya lang niya siguro na isa siyang kabit. Isang araw, dumating na lamang daw itong si Tom sa kanilang bahay. Nanaloka siya. Nasa labas na lahat ang gamit niya. Ang sumaklolo kay Tom ay si... Ganun na lang ba magtapo ng relasyon si Carla? Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Hello, Ate Mama! At ito naman po si Jota Popo! At ito naman po si Papa Osin OG Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Chika mo na! Dali! Oy, nandito pa rin ako sa bahay ni Tita Mary Ann Opeña at Tito Victor Opeña sa Corona, California. Ano nang balita sa inyo dyan, Loy, Mrena at Josa? Ay, naku, nala ko eto. Okay lang. Happy ako kasi finally, naalis na dun sa bucket list ko yung ano, magpunta or maka-attend ng Hot Air Balloon Festival. Nakapunta na ako nung isang araw, di ba? Naku naman po, kuya, kanina sunaglangan po ang kami ni Junel. Pero ngayon, okay na po kami. Oh, di okay na pala kay ni Junel, Mren, ang arte-arte mo pa. Oh, ikaw naman, Josa, kumusta love life mo? Ay, naku, Tito OG, lagi pa rin kami nag-aaway ng aking boyfriend. Ngayon mo na ba ikukwento, Josa? Hindi naman ito, OJ. Naitanong nyo na ang naman. Hindi pa ako ready. Ilabas siya. Nakaloko na hindi ready. Ilabas, ha? Ay, pero na ito. Labas na, ha? Kalat na kalat. Naku, sa social media, di ba? Itong mga kaganapan sa buhay ni Zainab Harake at saka ni Skusta Klee o ni Daryl. Tama ba, Daryl? Daryl Denise. Oo. Oo nga, Mama Loy. Lagi silang viral. Itong si Zainab at si Skusta. Nakakaloka sila na lang lagi nasa feed ko, ha? Eh, ikaw na nga mang kwento, Loy. Ano ba ang tungkol dyan? Akala nga ng lahat, nagtapos na dun sa paghiwalay, di ba? Pero hindi pa pala tapos na, eh, Diyos ko. Di ba, naikwento ko sa'yo na nanggaling ako sa ano. Si Jocelyn nagpunta dun eh, kasama naman niya si, ano? Si Jenna. Nanggaling kami doon sa ano, Hot Air Balloon Festival, yung Aurora 2022 sa Pampanga. At doon nga, nine ako, day one! Ako, ang daming ganap! Day one, performer itong si Skusta Klee, di ba? At nag-perform siya. Sa gitna ng kanyang performance, bigla siyang binu. At saka tinawag na cheater ng mga tao. Tapos nag-dirty finger pa sila. Oops, hindi ko ma-dirty finger eh. Nag-dirty finger pa, di ba? Tapos, parang meron siya na-release na kanta na ang title ay Gaga. Nang sinasabi ng mga tao ay patungkol ito o kanta ito para kay Zainab. Nakakaloka yung ganap na yun. At ito na nga, Mama Loy. Ay, ano to, Jocelyn? Kaya yung trending si Skusta. Oh. Di ka dati may kanta siya kay Zainab. Oh. Ikaw pa rin ang bibig ko. Naku, binago nung araw na yun, nung gabing iyon, nung nag-perform siya nung day one. Ha, ano na sabi? At ang kanta na ay, hindi na ikaw ang bibig ko, ang bibig ko. Oh my gosh! Di lalo nag-aaral yung mga fans. Na. Pero may ko pa rin ang sigawan naman. Kakaloka. Oh, hindi pa dyan natapos na. Akala natin we had enough. Papunta pa lang pala yun sa exciting part. Dahil nung day two, wala sa lineup ng mga performers itong si Zainab. Biglang na-surpresa ang lahat nang biglang nag-perform itong si Zainab. Tapos after ng performance niya, lumabas din sa stage itong si Aura Briguela at saka si Chad Kinis. Supporta! Dahil nga daw after 2 years niya lang ulit nag-perform si Zainab, sabi niya. Tapos tila parang sabi ng mga tao, nagparinig din itong si Zainab kay ano, Skusta, na dahil nagpasalamat siya sa mga tao na yung mga tao daw sinusuportan yung sila ng dalawa ng anak niya. Na ngayon, simula ngayon daw, hindi na siya magiging marupok. Sabi ng mga tao, naku, iyanan ka na naman. Ganyan-ganyan. So, paano nangyari? Nagsagutan sila ng performance, no? Nakakaloka talaga na. Parang gusto sabihin ni Selen na, hello, ang ganda-ganda ko. Ako ang pinagpalit mo. Oh! Ang sexy ni Zainab. Grabe yung performance. Grabe yung performance. Pero
para mga manonood, Mama Loy, oh, naloka din. Dahil syempre kasama namin si Jelay. Oh. Ang dami rin makakita kay Jelay. Kaya oh, sinabi may surprise guys. Ang akala ng tao si Jelay. Oh. Pero laking gulat nila nung si Zayna. So si Jelay Andres, hindi rin alam na si Zayna bang nila. Hindi rin alam na ito. Ay, nakakaloka. Oo. Doon lang sila nakita sa backstage. Pero wala rin alam itong si Jelay. Nakakaloka. Pasabog. Patalbugan. Hindi mo rin namin tigil, Nay. Nakakaloka. Bakit nga ba humantong sa hiwalayan yan, Loy? Eto na nga, Nay. Kasi nga daw, ito daw si Skusta, eh, makailang beses nang nahuli na ng babae. Nagkabalikan, di ba? Tapos, nung nagkabalikan, nahuli na naman daw na ng babae. Na ang ayon sa mga, ano, sa mga kwento ni Zainab, eh, habang buntis siya, dun kay Moon, yung kanilang baby na sa kasamaang palad, eh, hindi nabuhay, eh, na nasa babae pala itong si ano, si Skusta, habang siya ay nanganganak, habang inililibing nila yung kanilang anak, di ba? So mag-isa lang siya. So dumating na sa sukdulan itong si Zainab na hindi niya nakaya, na naawa na siya sa sarili niya at naawa na siya dun sa anak nilang si Bia na ginaganon sila ng tatay niya, di ba, ni Skusta. Eh nag-decide na itong si ano, si Zainab na makipag-iwalay. Finally, di ba? Pero hindi pa doon natapos 'yun, di ba? After nila nung ano, nung iwalayan, mayroon pa mga issue na may sinugod na babae si ano, si Zainab doon sa bar, di ba? Yeah, actually, Mama, may magkasama po sila. Nasa isang bar sila. Tapos nakita ko ni Zainab yung babae nga ni ano, ni Iskasa. Oh. Pinuntahan nga niya, sinipa niya doon. Magkasama! Magkasama si Skusta at si Zainab doon sa isang bar? Hindi po, wala po si Skusta doon. Yung babae lang po ang doon. Hindi kaya yung babae. Nakakaloka. Alam mo, kung gano'ng kagulo kang magsalita, gano'ng ka din kagulo magkwento. Sigurado mo tama yung mga pinagsasabi. Hindi yung magkasama sila sa isang ano, nasa isang bar pala, si Zainab at saka yung babae. Yung babae, yun nga na eventually pinangalanan na Kyra. Hindi mo masisipang pala ito. Pero akala ko kasi magkasama si Zainab tsaka si Skusta. So hiwalay na sila, tapos dun sa isang bar, nagpang-abot yung dalawa. So tapos sinugod daw ni Zainab ba? Yes, sinipa. Diba? Sinipa daw. Kaya sabi ng mga ibang mga netizen, sabi niya, naku, nakakaganda yung tadyak ni ano, ni Zainab. Diba? Iba-iba yung mga komento. Pero mama, may meron pa akong isang nalaman. Ha? May alam na si Kena? Oh my gosh! Meron ba tawag ito pinag-aasabi mo? Totoo naman, oh. Kasi nakita ko nung kaya nabalitaan yan, kasi lumabas yan eh, nag-trending yan eh. Sinurish ko ngayon, yung pangalan ng Ira. Nakita ko, Mama Loy, nagpumuhay tayo pala yun. Ha? Nagpumuhay tayo? Eh bakit siya yung nasipa? Eh siguro, Mama Loy, naisip niya lang niya siguro na isa siyang kabit. Uy, Mrena, daang-daang ka din sa kabit ha? Baka mamaya sila na nung iwalay. Siya ba yung babae nung habang buntis si Zainab? Ha? Bakit mo talaga? Sigurado ka? Sure! Nakakalo. Mrena, bukod isang araw, wala ka kabit. Yung mga kwento mo ha? Mamaya, sure yan. Sabi mo nasagot dyan, Mrena. Oh, nabasa lang po niya. Nabasa niya, ha? So, nabasa ni Brenna na yun yung girl. At sana hindi fake news ni Brenna. Oo nga, sana. Pero kung hindi man siya, siya man yung girl, eh ang malinaw, di ba, na sabi nga, cheater daw itong si Skusta. Kaya yun yung narinig natin sa sinachant ng mga tao na cheater, cheater. Kaya ang daming galit dito kay Skusta, di ba? Lalo na ngayon na pinaglalaroan yung kanyang mga picture. Ay, oo nga, Nay. Social media. Ano nga yun? Yung tinatapat yung picture niya sa picture ni Smeagol, yung si Gollum, yung sa Lord of the Rings. Nakakaloka yung mga memes ng mga tao sa kanya. At saka mahuli nakita ko din sa FB, yung performance ko ni Sasa, mayroon ko yung mga screen siya sa mga, ano, yung mga madlang people. Ang nakalaka yung mata ni Sasa, kalang talaga, panumpanong talaga, mga.
Oo, pero marami din naman, ano, may mga magagandang comment na napaka-talented naman talaga itong si Iskusta. Medyo maraming nagko-comment din na nanghihinayang sila dahil sayang yung talent daw dahil laging babaero, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Ayon sa mga comment. Pero kung experience ko din si Iskusta, mabait naman bata. Nagulat niya ako, nagpa-picture sa akin. Ha? Kulemery, ay, kilala ako nito. Nagpa-picture lang sa'yo, mabait na. Ewan ko, basta nabaitan ako. Kaya wala akong masabi kay Iskusta. Very talented. Ha? Ano naman kaya kung si Zayna bang nagpa-picture sa'yo? Sino ang sasabihin mo mabait? Ay, pwede naman mga yan. Mabait si Zayna. At saka, Joker. Naku, ewan ko lang ha, kung magiging mabait pa sa'yo si Zainab na yun. Pagkatapos yung marinig na sinabi mo, mabait si Susta. Ay, nagpa-picture sa akin, natutuwa ako sa mga nagpa-picture sa akin naman ang sika. Nay, anong masasabi mo dyan? Ay, naku, Loy, ako ang maipapayo ko sa kanila. Una, para mas maintindihan sila ng mga tao, intindihin nyo, nakilala sila sa social media. So, kung ano man ang nangyayari sa buhay nila, talagang parang feeling nila meron silang commitment sa mga tao na malaman nila kung ano nangyayari sa amin. Ganun yata yung ibang mga vloggers . Kasi sila ngayon na nasa limelight, sila ngayon na nasa spotlight. Kaya ako, sana lang no, pag ginawa mo yung bata o gumawa ka ng responsibilidad, panindigan mo. Itong kay Iskusta, kung galit man siya kay Zainab, kay Zainab siya galit, dapat hindi dun sa bata. Dapat, walang kinalaman ng bata, inosente ang bata, para idamay. Diba? Gawin mo pa rin yung responsibilidad mo bilang ikaw ang ama ng bata. Mahirap yung paglaki ng bata. Mababasa na lang niya sa mga social media o sa mga YouTube o sa history ng Google na ito pala yung tatay ko. Pinabayaan ako, iniwan ang nanay ko, iniwan kami ng nanay ko. Diba? Gusto mo ba yun? So, dapat, hindi lang kanta ang pinaninindigan natin. Hindi lang kanta o yung mga lyrics na ginagawa natin sa mga kantang ginagawa natin ang isinasapuso natin. Pati sana yung responsibilidad natin bilang ama, bilang magulang ng bata. Kay Zainab naman, nakita ko si Zainab talaga matapang na babae yan. Despite the fact na meron siyang mental health issue. Nakikita ko yung tapang niya. Pero sana anak, gusto ko lakasan mo yung loob mo, pero at the same time, dapat nagmamature na tayo lalo na meron na tayong ipinaglalaban. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan malaman ng mga tao through social media ang mga nangyayari sa inyo. Pwede rin nating daanin yan sa korte, pwedeng humingi tayo ng tulong sa mga common friends natin para magkaroon tayo ng tulay ng komunikasyon doon sa ama ng bata. Kung talagang wala ng pagmamahal, hayaan mo na siya. Marami namang nanay kayang panindigan ang kanilang anak. Kung gusto niya makita anak niya, di pagbigyan mo. Huwag mo rin idadamay yung relasyon nung bata sa kanyang ama. Huwag niyong i-deprive ng pagmamahal ng tatay o ng nanay ang bata. Wala yang kinalaman, inosente yan. At sana pareho kayo, mapalaki niyo ng maayos, ng matino. At kung kayo yung papipiliin, pwede nyo rin sabihin na anak, sana hindi ka lumaking katulad namin. Sana yung iba ka sa amin. Diba, Josa, natahimik ka? Ay, sorry. Speaking of pangangaliwa, narinig ko yung pinag-usapan niya ninyo. Yung pangangaliwa, naku, ganyan din ang nangyari sa aking kumare at kumpare. Ay, galing Saudi, si kumpare. Aga-aga, narinig ko ang pinag-uusapan. Nag-confess kay kumare. Ano sabi? Ang sabi eh, honey, ako ipatatawarin mo ha. Gawa ng, ang dami kong kasalanan sa iyo. Dahil ako'y namumili na sa iyo nung ako'y nasa abroad, ay hindi ko napigilan mang babae. Marami akong naging babae doon. Kaya ipinagtatapat ko na sa iyo dahil ako'y nakukonsensya sa mga ginawa ko. At talaga ako'y nananako na lahat ng mga babae ko sa Saudi, lahat ng kabit ko, ay iiwanan ko na. Pero nangaliwa pa rin, nakalip pa rin yun, ha? Natouch ang aking kumare. Naniwala naman agad to, siguro. Ang sabi ng kumare ko, mahal, pinapatawad na kita.
Ang bilis naman! Marupok! Marupok din! Kakaloka, parang Zainab lang! Ang sabi ng kumarito, dahil din sa sinabi mo, at dahil nagtitapad ka sa akin, pinapangako ko sa iyo, honey, na ang susunod natin, anak, ikaw na talaga ang ama! Ha? Gulang ka na gulang! It's a fine ay nako, nakakaloka. Hindi ko kinaya yon. Pero Nino, at least yung dalawang yon nagsabihan ng derechahan. Pero itong si Carla Abellana at saka si Tom Rodriguez, hindi sila nagdederechahan ng usap, no? Parang nagpaparinigan, nagki-cryptic post, di ba? Kaya tuloy ang mga Marites at saka mga netizen, kanya-kanya na lang sa pantahan. Kanya-kanya na lang sila ng mga assumptions kung ano kaya yung dahilan kung bakit naghiwalay itong si Tom Rodriguez at saka si Carla Abellana. Oh, bakit kayo nang amini? Hirap na hirap na din ako sa kaka-ace. Pagingin naman kami ng kulo. Bakit ako sa ulo at kita ba? Oo nga. Diba, andyan na yung iniisip ng iba, ng marami na baka daw itong si Tom ay nangaliwa din, diba? Na baka si Tom daw ay nakabuntis. Baka si Tom gustong mabuntis dahil bading siya. Oo, yun daw ang nakasalita. Diba? Dahil walang gustong magsalita, ayan, yung mga tao, kanya-kanya silang conclusion, kanya-kanya silang opinion. At syempre, dahil mayaman sa panghusga ang mga netizen, ayan, bugbog sarado ngayon si Tom. At itong si Carla naman, ayun, nakuha yung simpatya ng mga tao. Pero, hindi pa rin natin alam kung ano ang kwento. Kaya nga, ito na nga, may nakausap nga ako. Ito pwedeng i-deny ni Carla at ni Tom. Na ni-research ko kung ano talaga ang tunay na dahilan kung bakit sila nag-away. Kung bakit din sila naghiwalay. Ang nakarating na chika sa akin, Loy. Isang araw, dumating na lamang daw itong si Tom sa kanilang bahay na naloka siya. Nasa labas na lahat ang gamit niya. Oo, hinagis siya sa labas doon. Nakakaloka, parang teleserye. Oo, natakang-taka raw itong si Tom. Bakit nasa labas lahat ng bahay namin yung gamit ko? Yung mga damit ko? Ayun. Ang sumaklolo kay Tom ay si Sam Milpi. Dahil si Tom pala, dito sa Pinas, ay walang mga immediate family. Siya lang mag-isa. Si Carla lang ang kanyang pamilya. So, nalaman na lamang daw nitong si Tom na ang dahilan pala ay may nabasa itong si Carla na message kay Tom na merong magpi-flirt na babae. Na ito namang pagpi-flirt ng babae ay hindi naman din masyadong binigyan ng pansin ni Tom. Pero, mas binigyan ng pansin ni Carla. Dahil noon pala, kabilin-bilinan ni Carla, huwag mong gagayahin ang daddy ko. So siguro may trauma tong si Carla na yung daddy niya. Naging playboy nung araw, si Ray P.J. Abellana. Kaya ayaw niyang mangyari yun sa kanyang asawa. Pero nagtataka tong mga kaibigan ni Tom kung bakit hindi pa naman sure at bintang pa lamang ito at feeling pa lamang ito ni Carla. Eh bakit tinapos agad ang kanilang relasyon? Imaginin mo daw, 7 taon silang naging boyfriend-girlfriend. Tapos, last October 2021 lang kinasal. Aba, inispitan mo na agad. Iniwalayan daw agad. O dinaloka yung mga friends ni Tom. Parang, gano'n na lang ba magtapo ng relasyon si Carla? Sa ibang mga relasyon, di ba? Yung iba nga, nahuli na ng babae na, nagkaanak na sa ibang babae. Pero hindi pa rin inispitan. Ito daw gave up ni Carla just like that. Yung relasyon nila ni Tom na napakatagal. Kaya si Tom ngayon ay wala sa Pilipinas. Naririto sa US of A at nakikipanuluyan sa ilang friends na kakilala niya at kaibigan niya. Kasi daw, ayon sa mga friends ni Tom sa Pilipinas, eh kasi nga walang pera yung tao, walang pera si Tom. Alam ni Carla daw walang pera. Eh, naghahagilap daw ng show racket itong si Tom. Pero may mga umaawat daw dahil nakiusap daw yung company ni Carla. Talagang pinapatay yung karir ni Tom. Ewan ko kung totoo yan, ha.
open naman tayo sa sagot o sa pagde-deny ni Carla kung hindi naman ito totoo. Ngayon, kung itatanong niyo sa akin kung mahal pa rin ni Tom si Carla, ayon sa ilang friends ni Tom, mahal pa rin daw ni Tom si Carla. At hindi raw totoo na siya ay ng babae. Hindi rin totoo na siya ay nakabuntis. At lalong hindi totoo na bading si Tom. Presently, si Tom ay hagila pa rin ng show o kung sino makakapagsama sa kanya sa racket dito sa US para lang siya ay mabuhay. Dahil feeling ni Tom ay wala siyang babalik ang karir sa Pilipinas. At yung gag order na ipinost ni Tom, ayun nga, yun yung umaawat kay Tom daw para magsalita si Tom. Dahil tiyak, siya ay madidemanda or makakasuhan. Ngayon, yun ay kwento ng kampo ni Tom. Hindi naman natin alam kung ano naman yung kwento o yung totoo sa kampo naman ni Carla Avellana. Yan ang aabangan natin. Basta yun ang totoo, natagpuan na lamang ni Tom Rodriguez ang kanyang mga gamit na nasa labas na ng pinto ng bahay nila ni Carla Avellana. Ako naman, sa akin lang, sana tintinry pa nila. Kasi kung ito once lang nangyari, di ba meron naman tayong level-level na baka naman mapatcha pa, maayos pa, magkaroon ng realization, at the same time, merong pangako na sa isa't isa para hindi na mangyari ito. Otherwise, kung mangyari ulit, yun ang kasasapitan ng kanilang relasyon. Sana ganun, ano? Pero syempre, wala naman tayo doon. Kaya bukas ang ating showbiz update para naman sa panig ni Carla. At ganun din ni Tom. Tulala ka, Loy. Bakit? Ano ka? Nga. Nasyak ako. Kaya naman pala, it makes sense na, you know? Kasi di ba yung sagot ni Tom Rodriguez dun sa comment ng isang netizen na sinabi na mahal ka ni Carla, ang sagot niya, not true. So kung totoong ito yung nangyari, baka ngayon yung ibig sabihin ni Tom Rodriguez na hindi totoong mahal siya ni Carla Avellana. Nakakaloka. Ang sad naman. Ikaw ba, Prena? Ganun din gagawin mo? Pag nahuli mong may ka-textmate itong si Junel, itatapon mo na lang lahat ng gamit sa kalye. Naku, hindi ko mamalalingin. Hindi ko po gagawin yan. Ang inaabis ng damit ni Junel sa labas ng bahay. Oh? Hindi ko mamalalingin. Hindi ko gagawin yan. Bakit? Kapag may supporting ko, wala kang supporting. Kapag kinakot ko yung lahat. Teka, naguluhan ako. Damit ni Junel yung itatapon, sabi ko, hindi gamit mo. Kung nga po, Mama Loy, syempre, kapag tinapon ko yun, wala na akong nasusuot. Bakit nga? Eh, kasi nga, Mama Loy, nag-iaraman lang po kami ng damit. Dahil nga po, small size kaming parehan. Wala kayong solo-solong set ng damit? Wala, Mama Loy, hiraman lang kami. Ay, nakakaloka. Hala. Diyosan, ano nangyari sa'yo? Natulala ka lang din. I'm sorry. Nasyak ka rin ba din sa story ni, ano? Carla, tsaka ni Tom? Pito, sorry. Natulala ako sa mga revelation mo. Pasensya na. Pasensya na po. Kaloka mo kasi talaga. Naalala ko yung kapitbahay namin. Ako, Diyos ko po. Ganyan din ang mga revelation. Ha? Nag-revelation din? Nakakagulat ang paghihiwalay nila. Samantalang dati, Diyos ko po, ayos naman, tahimik, sweet na sweet. Ganyan-ganyan ang kapitbahay namin. Tapos naghiwalay. Naghiwalay din. Oh. Samantalang pagka-sweet-sweet. Anong dahilan? Ngayon lang namin nalaman. Ha? Na napakasimpilaan naman pala ng pinag-aawayan. Ano daw? Ay, ano nga. Huwag naman alam ng iba, ha? Wala. Hindi ko kwento sa iba. Wala, hindi. Wala ito pa lang tayo yung tatlo lang. Kaya nga, ito pa lang sila lalaki. Ang gusto kay babae, na tuwing sila ay maglalabing-labing, ang gusto ay parang may role-playing. Ay! Oo, gusto nadaing! Nadaing? Ay, parang, pumipiglas. Umaayaw, umaaray, gano'n. Parang kanya, nahihirapan. Ay, lamo naman. Nakapustan. Ay! Yan lang naman talaga ang hinihiling ng lalaki. Ay, parang ikaw, Brenda. Manungol ka naman. Ang sabi ng lalaki kay Mrs. Dumain ka naman. Para naman ako iganahin. Ay, may gano'n. Nakakaloka naman si Mister. Kaya nung isang gabi, maglalabing-labing na naman. Ang sabi ni lalaki.
Mahal, oh. Ang gusto ko naman ay dumain ka naman. Oh, yung nga daw gusto, di ba? Ay, ito na nga. Sinimula na ni lalaki. Oh, hi! Habang nakahiga, itong si babae, nasimula nang dumain. Yeah. Oh, ay, dumain pala ba nang iwalay? Eh, ito na sabi ni babae. Oh. Mahal, oh. Wala na tayong pambayad sa kuryente. Ang mahal na ngayon ang mga anak magmamatrikula na. Mga anak natin ng ating bubunang tutunuan na. Ibang kain pa na naman nun! Ibang dinain, Melissa! Kaya, umaga na! Hiniwalayan ni lalaki si babae. Tama naman yung mga guys! Tama naman na, dumain naman na! Hiniwala ng gana si Miss Tay! Hiniwala ng gana! And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ako, kung hindi pa ako namin kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo. Napakadali lang. I-click nyo lang po yung subscribe button. Nandiyan po yun sa baba. At kung naibigay po ang aming episode ngayon, bago kalimutan mag-comment below, i-click ang like button. At wag po kalimutan i-click ang notification bell. At syempre, papakinlik niyo ang kayong unang-unang manonotify na meron kami latest update. At ang kanya-kanya naming channel. Yes po! Naku, malapit na po ako mag 200,000. Tulungan niyo naman po ako. Mag-subscribe na rin po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At meron po akong bagong vlog dyan. Naku, nakasama ko dyan si Erin Diaz. Yes. At gusto ko po magpasalamat sa friend ko. O, di ba may friend ako? Kay Mr. Bean Orias ng Orias Studio. Dahil dito sa napakagandang bag. Specially made for me. Design po niya. Sabi niya ako lang daw po yung meron nito. O, di ba? Pero pwede rin kayo magkaroon ng sarili niyong bag. Makikita niyo po yung link doon sa aking pong Instagram account. Yan. Mama Loy din po sa Instagram. Maklik niyo po doon yung link para kayo ay maka-order din ng napakagandang proudly Filipino made, di ba? Mama Loy! Ang galing pride ng ating sumunod. Ayaw ko siyang filter niling. Oh. Ang gusto namin i-frame yung friend mo. Baka mabibili ha? Hoy, biniling ka to! Pwede naman kayong bumili. Oo. Papakilala ko kayo para magkabenta siya. Ano kayo? Ako nga bumili, oh. Thank you, Vin, for this special design. At click nyo po yung aking Instagram account, Mama Loy. At syempre, iba pa namin po social media accounts sa TikTok, sa Twitter, at syempre sa Facebook po. Subscribe na po kayo, ha? Ay, sige, oh, friends! Nako, meron pa tayong mga bagong friends. Syempre, yung tita ni Mami Sos sa Las Vegas, Nevada. Las Vegas, Nevada, USA! Ayan, si Tita Cecil and Dodi. Hello po! Hi, Tita Dodi! Tita Dodi! Sana mamit namin kayo dyan. O, magpunta natin doon. Ah! Diba? Sana kayo dyan. I'm so excited. O, siyempre, friend, ang your channel? Yes, Mama Loy. At ang aking YouTube channel po, mga ka-update. Mag-subscribe naman po ng aking YouTube. Ating Lena po, M-R-E-N-A. Yeah! At ito na nga, may comment. Ano? Yung mga comment, ang dami nagko-comment sa akin. Ano sabi? Bakit daw ako blooming? O, bakit nga ba, Josa? Wala po nagpapatibok ng puso ko. Mamatay? Blooming po ako ngayon dahil nag-celebrate po ako ng ating 8th year anniversary. Wow! Dito sa social media. Wow! Nagpapasalamat po ako dito sa mga ka-update natin dahil akala ko nung 7 years na ako, baka ako minabadagdagan yung mga subscriber ko, yung mga natutuwa sa akin. Pero nung napasama ko dito sa Showbiz Update, nadagdagan na naman. Wow! Pagkakamping ko, mas hahaba pa ng hahaba ng ilang taon. Oo naman! Sa sarili dito sa social media. Wow. Kaya naman, isubscribe nyo po ang aking YouTube channel dahil may vlog po ako dyan na kung paano ko pa sinalipit ang aking 8 year anniversary. Wow! Happy anniversary, Josa, and more power! Yeah! At ang aking one-on-one interview sa OGDS Inspires with Bunny Paras. Ayan. Ang kanyang mga hinanakit kay DJ Mo Twister at paano siya binago ng kanyang anak. Ito po. Bunny, what made you decide na manirahan na rito sa US? Inaiwanan ka ng may anak ng maaga. Ano naman ang naging role nung kanyang father, si Mo? Wala akong nakitang effort. Dead, ghosting. Dead ma. Hindi ako pinansin.
Ikaw alam mo anong nasa utak niya. Mm-hmm. Kasi hindi naman mahirap mahalin na sarili mo. Anak, sarili mong dugo yan eh. Parang kung may galit siya sa akin, huwag niya na... Idamay si Moira. Oo. Tsaka natanong ko sa Diyos, ba't kaya binigay sa akin yung pagsubok na to, to see my own child like that? Parang sobrang depressing naman yun. Huwag niyong kalilimutan ha, sa OG Diaz Inspires. At syempre pa, ito po uli ang inyong lingkod, Papa Ozin OG Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay, sabay sabing every gising is a blessing. Ano ba nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Chika mo na! Dali! Uy, hindi ako kumuto na pag imagine ako sa tapag na ari. Ikaw, OG Diaz yan eh. Hindi. Sino? Brennan. Ano? Umamin sa Brennan. Ikaw yun, Brennan? Sorry naman na nagsandaan niya. Kinain kanina. Wala ka naman dito. Bakit sa'yo sumaki yung utot? Hindi, ano? Paano nangyari yun? Oo nga, paano bubukol? Eh, gas yun, hangin lang yun. So, tatagos lang dapat yun. Ba't bubukol? Naku! Sabi na nga ba? Bakit? Tangin na naman! Hindi ba rin yan, Duleng? Duleng! Eh? Eh? Eh?